Hi guys, this is Dee and welcome back to my channel. So, it's been like almost a week na hindi tayo nakapag-upload sa YouTube. And then, salamat dun sa mga nag-message sa akin, tinatanong kung bakit wala pa akong upload. Actually guys, ayun na nga. Make sure na nakasubscribe kayo sa aking Instagram and sa Facebook. Check on the description box below para alam nyo din yung mga whereabouts natin. Galing ako ng Japan, we've been there for 5 days. And then, yun nga, after a day, ngayon lang ulit ako gagawa ng video. And this one is Japan haul. So, it doesn't mean guys na yung mga nandito are keto friendly. Yung mga iba dito is pampa-beauty, pampasalubong. Yung mga dito is mga food na tinry ko din doon sa Japan. Tsaka yung mga iba, binili ko lang sa mga supermarket doon kasi nakakaaliw sila. Okay, so without further ado, let's start. Ano ba yung mga napamili ko sa Japan? Yung mga iba dito guys, sin mura lang. Kasi ang conversion rate is parang 1 peso natin is 50 yen nila. Okay, so parang 100, ay sorry, ang 100 yen nila is parang 50 pesos natin. So ganun yung conversion rate. Kaya kung nakita nyo yung upload ko before this, yung mga fresh produce o mga vegetables na galing sa Japan. So kung may nakita ko yun doon, especially yung mga mushrooms, ganun, parang 68 yen lang yun. So magkano lang yun sa atin? Almost 35 to 40. Pero kung ikaw ay isang foreigner, kung bibili ka doon, pwede ka maging tax-free so long as worth 5,000 yen yung nabili mo or 2,500 pesos. Pero kung below that, may tax siya na 10%. Okay, so let's start na tayo. Unahin na lang natin kung ano na lang yung nandito and then hanggang dun sa dulo. Konti lang yung napamili ko guys kasi nga budget din lang naman ang travel natin sa Japan. Actually, I'm planning to make a budget-friendly travel going to Japan. So, comment down below kung gusto nyo ring malaman kasi konti din lang yung nagastos ko. Hindi ako umabot ng 50,000 pesos. Overall na, kasama na yung place na kung saan kami nagstay. Plus, yung mga shopping na to, kasama na rin ito. So, entire budget sa Japan, less than 50,000 pesos. Plus, ayun na nga, nakapag-shopping ka na, nakauwi ka din ng maluwag-luwag, nakapag-grab ka pa. Okay, anyway, let's start. So, start na lang natin dito sa pampa-beauty. Guys, nung una, kasi meron kaming kasama na beauty guru. Mahilig kasi talaga sa pampa-beauty yung isa naming kasama. Buti na lang, kasi yung mga ganito, like this one, it's toner. And then, may kasama din to na, asa na yun, moisturizer. Ganito din siya ganito din yung brand niya, guys. Ayan. So, ito, gukug yun. Kung makikita nyo, mayroon to sa Shopee. So, this one, kasi meron din ako na receipt dito guys. Parang nagkakahalaga to ng 598 yen. So ganito yung resibo nila. Ayan. So 598 yen ito. So almost 300 pesos. Pero kung i-check mo to magkano sa Shopee, almost double the price. So pwede mo din siyang i-review sa net. Maganda yung review nito. Kaya bumili ako ng isang toner din isang moisturizer. Kasi kailangan din natin yon. And then next, bumili ako ng ito. I think nakikita ko na to eh. Ayan o, B-Ray. Tama ba yung basa ko? So ito ay 50++. Parang nabili ko lang to ng 258 or 298. So parang mga 300. Pero kung bibilihin mo to sa Shopee, I think mga 500 pesos to. Siyempre, may additional na sila kasi nga inangat pa nila ito galing from Japan. Ayan. So sikat din tong mga product na to actually sa Hong Kong. Kung pupunta ka, mayroon ka din mabibili ng mga ganito. Which is super cheaper sa Japan. So, great buy na yun para sa akin. Ito kasi nabili ko to sa Daiso Japan. Alam nyo ba guys, di ba yung sikat na Don Quijote, actually may mga mas mura pa talaga ng mga supermarket na prices. So, kung umikot-ikot pa kami ng bongga, mas nakamura kami. Don Quijote, maganda kasi nandun na lahat yung mga gusto mong bilhin. Pero kung mahilig kayong gumalay, like everyday lumalayas kayo, check nyo yung mga nadadaanan nyo. Lalo na sa Dotonbori, grabe, super mura ng mga mabibili nyo doon. May mga presyong medyo pricey, so check nyo na lang. Kasi madalas may mga sale, pero kung may mga sale, tanungin nyo din yung expiration date. Kasi minsan, syempre, isi-sale off nila yan ng like 50% off. Pero parang sa Pilipinas din na malapit na yung expiration date niya. And then, bumili ako sa Tamade. Malapit lang kasi yun sa place namin, guys, Tamade. So, bumili ako ng... kasi yung kasama namin galing na ng Japan. So, nakabili din siya ng ganito. Ayan, o. Fresh ito na
Siyempre, mahilig tayo, di ba? Kahit ramen, naghahanap tayo doon. Pero ito, noodles lang. So, 10 pesos lang to, parang 20 yen. So, kung i-convert mo, 20 pesos lang. So, pwede pa rin pala siyang iuwi. So, nag-try kayo. At ito, nakapag-uwi pa ako, guys. Yan, oh, nakikita nyo. Ito lang naman ay mushrooms na galing sa Japan. Alam nyo, ito, magkano na to sa atin? Siguro mga 100 pesos to 150 yung ganito karami. Ito, nabili ko lang siya ng parang 100 yen, so parang 50 pesos lang. Bongga. So, kung madadaanan nyo yun, baisong na rin kayo. At ito, ang tagal ko nang naghahanap ng pink Himalayan salt. Doon pa talaga ako nakabili. Kasi ito yung iniikot mo na, tapos mag-grind mo na siya. At hulaan nyo kung magkano. Parang ang isa nito is 210 yen, so mga 105 pesos. So, kaya bumili ako ng dalawa para sa bahay namin, tsaka gagamitin ko dito, diba? Pink Himalayan salt na from Japan pa. Ayan, may mga expiration yung date yung iba, guys. Pero yung iba, mahirap silang basahin. Kaya, hayaan na lang natin. Pwede din naman kayong magtanong, kaso hindi kasi, konti lang talaga yung marunong mag-English sa kanila. Ayan, so, hi! Nandito na naman si Ali kasi na-miss din niya ako. Anyway, ito, yung parang mga meat na flakes na masarap isama dito sa binili ko na noodles. Hindi ko maalala yung price nito, pero siguro mga 250 yan, so 125 pesos. Ganito na siya karami. At nagamit ko na rin siya, masarap siya para sa akin. And nagkalat ang 7-Eleven doon, guys, promise. Sa 7-Eleven, may mga videos din ako, ipopost ko na lang, guys, ng kahit yung mga snippet lang, kasi minsan nagpo-post ako tulad na yung mga fresh na gulay, mga 3 minutes lang, siguro magpo-post ako ng ganun. 7-Eleven, may mabibili ka na ganito. This is like 50 pesos na, pero mga 100 to 110 yen. Nagkalat kasi ang 7-Eleven, Family Mart, Lawson, marami sila doon. Pero yung mga mabibili mo nga, extravaganza pa, as in super duper. So, ayan na nga, since kailangan natin ng collagen, bumali na rin ako ng collagen, and this is for 60 days. At ito, nagkakahalaga lang to ng, tingnan natin, parang 900, wala pala siya dito, so ibang resibo to. 968, so around, mga ganun yung bili ko dito, guys. Dalawa na yung binili ko. Oh, sikat din to sa Hong Kong kasi nagpapabili yung kapatid ko, kaso nakauwi na nga ako bago siya nagsabi sa akin. So, collagen for 60 days, I think, parang 960, mga ganun. So, almost 500. Pero kung bibilin mo to sa Shopee, around 800 pesos siya. So, malaki na rin yung ano. Tsaka, good reviews din to, guys. So, try nyo rin. Kasi, hindi ko alam kung may mga store na mabibilhan to dito. Pero sa Shopee kasi, tsaka sa Lazada, available sila. Okay, and then ito, ayun na nga pala, guys, naghanap kami ng Daiso sa mga pinupuntahan namin. Hindi kami nakakita. Doon pa kami nakakita sa airport. Nakakatuwa, ang mura ng Daiso nila doon. Pero ito, nabili ko sa isang store sa airport. Ayan, 3 coins. Ito yung pampasalubong din na bag. Ayan, na may nakasulat lang na, this one is 300 yen, so 150 pesos. Ayan, Japan. Tapos ito, pag binuksan mo, pwede mong paglagyan ng cellphone mo. Bumili ako nito kasi kailangan ko nito pag pumupunta ako ng supermarket or pag namamalengke para hindi na ilagay sa plastic. Ito na lang yung gagamitin ko. And, syempre, nagkalatang chopstick doon. Pero yun nga, kung may time kayo, mag-ikot-ikot kayo. Kasi ito tulad nito, nabili ko to ng mahal, 520 yen plus 10% na tax. Pero, nung pumunta kami sa Daiso, parang 110 yen lang yung isa. So, 1, 2, 3, 4, 5. Almost the same din ng price. Pero, at least yun, makakapili ka ng mga ibang design. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, goldy-goldy. Ayan, maganda siya pampasalubong kasi nakalagay siya ng ganito. Tapos nakalagay, Japan. Ayan, wala tayong binili na high-end bag kasi wala din naman tayong pambili. Ito yung nakakatuwa sa kanila, guys. Tignan nyo itong mga KitKat nila. Iba-iba yung flavor niya. Ito, pinikman ko na to. Kamote flavor. As in, lasang kamote talaga siya. Pero yung kamote nila doon, sweet talaga. Sweet kamote na
Ang sarap. Ang mahal ng kamote doon. Parang ang isang peraso is 150 to 300. Naglalaro siya ng ganun. So, pwedeng 150 pesos ang isa. Doon masarap, pero pricey. Kung taga rito ka, hindi mo yan bibilihin. So, meron na lang silang pang Halloween na chocolate flavor. Ang dami nilang flavor, hindi ko na binili lahat. Actually, may mga matcha, pero doon na lang ako kumain ng matcha, yung mga pudding nila. Kasi pag iuwi ko pa, baka hindi magustuhan ng pasalubong. Tingnan nyo to, oh. Ito yung flavor niya. Di ba? Hindi lang pala matcha. Tapos ito, yung regular lang. Na chocolate. Ayan. So, ube, tapos ano ko, makulit na si Ali. Huwag makulit. Ayan. Tapos, syempre, ang mochi, bumili din ako. Ito, hindi ko pa siya nabubuksan, pero papakita ko sa inyo kung ano yung laman niya. Ayan. Ang daming mabibili doon sa Don Quixote. Don Quixote ko pala to binili. I think this one is 600 or 598, mga ganun. So, mga 300 pesos. Nako, ayan. Hindi ko na siya mabuksan ng maayos. So, punitin na lang natin. Total, kakainin din lang naman namin to. Ayan. Ayan, no. Grabe yung food presentation nila sa Japan. Minsan kahit ayaw mong bumili, mapapabili ka kasi ang cute talaga nila. Tapos pag tinigman mo, masarap talaga. Siguro dahil galing din tayo ng Asian countries din tayo. Kaya hindi masyadong malala yung mga lasa nila compared sa mga taste bud din natin. So ito, binili ko din lang sa supermarket. Ito I think is mura lang din. Parang presyong Lucky Meal lang siya. Ayan, so pag binuksan mo, ito yung mga laman niya. So, parang Lucky Meal lang talaga siya. Pero, syempre, yung noodles niya is masarap. Masarap kasi ang noodles sa Japan eh. Parang, hindi naman to talaga kasi na ramen na. Kasi kung doon, syempre, yung authentic na ramen, masarap talaga siya, guys. Iba siya sa soba lang pala yung natitikman ko dito. Pero, pag sinabing ramen, doon may mga Japanese na ramen na rin dito. Pag pumunta ka sa mga mall, may mga restaurant. Yun, yung mga high-end doon kasing lasa nila. May mga 3-in-1 na ganito, oh, nakakatuwa. So, bumili na rin lang ako. Ito, Nescafe Gold. So, ito, mura talaga to. Kahit dito compared sa, ano, sa Pinas, yung price nito siguro mga 25% off kung ito ay bibilihin mo sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa. Siyempre, hinanap ko rin to. Ito kasi yung sikat na sikat eh, na binibili nila, na hinuhol nila pag pumunta sila ng Don Quixote. Ito yung pinapatak sa mata na parang ay mo. 198 yen yung isa, so almost 100 pesos. Ito yung blue is yung cool na cool kapag ipapatak mo sa mata mo. At ito is yung very light lang. And then ito, tuwang-tuwa ako dito guys. Tignan nyo oh. Alam mo yun, pag magta-travel ka, ang sarap niya dalhin kasi may kasama na siyang dalawang cups, may stirrer na siya, nandiyan na yung coffee, mayroon siyang sugar, mayroon siyang creamer. So, kung magta-travel ka, mayroon din siyang takip. So, kung magta-travel ka, sobrang mura nito. I think parang 75 pesos lang to or 50 pesos. Dalawa lang, dalawa na siya. UCC pa, o diba? Ayaw pa. Tapos Japan. So, hindi ko maalala yung exact price, pero siguro mga 75 pesos. So, 35 pesos yung isang coffee. O mga 50 pesos lang to. Ayun. And then, more, nabili ko. Ito palang mga KitKat, guys. Yung pinakita ko kanina, medyo pricey siya sa Don Quixote. Compared doon sa supermarket or kaya store na napuntahan namin, mas mura doon. Mas mura siya ng mga halos 50 yen sa mga 25 pesos din. Itong macadamia nila, mayroon siyang Tokyo 2020 kasi 'di ba sa ang Olympics naman is gaganapin sa kanila. So, ayan oh. Maganda siya na pampasalubong kasi may nakalagay nga na Tokyo 2020 Olympics. Ayan. So, ito may promo din kasi nung bumili kami nito. So, ito, meron kaming nabili na macadamia. 50 pesos lang. Sale kasi yon kasi mag-i-expire siya ng December 2020 at 2019. Ito naman, matagal pa yung expiration date niya, February 2020.
So, hindi ito sale, pero mas mura pa rin siya compared sa price sa Pilipinas. Kasi ito ay 75 pesos lang. Sa Pinas, ang alam ko, nakabili kasi ako nito sa Mercury Drugs, parang 100 pesos. Ayan. So, binuksan na rin namin yung isa, kinain na rin namin. Wala namang halos difference eh, ganun din. Ayan. So, pati yung mga May Jay na ganito, strawberry, mas mura din siya. Ito, 50 pesos lang. So, parang 100 lang. Or 50 or 75 pesos lang. Mura din to eh. Ayan. So, marami akong pinamili na macadamia na Meiji. Kasi nga, mura siya. Tapos ito. Gustong-gusto ko kasi ng seaweeds. Ayan. Mura din lang. Sa Don Quixote ko din lang to binili. And then, syempre, bumili tayo nitong... hindi ko alam kung ramen or parang soba. Ayan siya oh. Ito, medyo pricey. Sa Don Quixote ko to binili. I think mga ganito. Yung ichiran, na ichiran, may ichiban, basta yon. Medyo pricey siya, kaya ito na lang ang binili ko. Okay, and then ito na lang, konti na lang siya. Ito halos lahat binili ko sa Daiso. Pero since wala kami nakitang Daiso anywhere else, kasi paikot-ikot lang kami sa Dotonbori, dun sa may Osaka. Tapos... ito, sobrang aga kasi namin sa airport. Doon kami nakabili ng Daiso sa airport. Isipin mo guys, ito parang 110 or 100. Ang Daiso kasi doon is either 100 to 110 yen. So mga 50 to 55. Do pag yung mga ibang prices nila na higher up, makikita mo naman na may nakalagay na 200 yen up to 500 to 1,000. Pero konti lang yun. Mas marami talaga yung ganito. Kung sa atin is 88 pesos sa kanila lang. Sa kanila naman is 100 to 110 yen, which is only 50 to 55 pesos. Tulad nito, kastanyas to. So, hazelnuts, 120 grams, 50 to 55 pesos lang siya. Tapos, pumunta kasi kami sa Universal Studio Japan. Wala akong nabili doon kasi ang pricing nga ng mga ano. Doon nakahanap kami doon ng buffet. Doon lang din mismo sa USJ. Pero sobrang mura nung buffet namin, like parang 2,900 o mga wala pang 1,500 sa Pilipinas kasi tax included na siya. Buffet na siya, sobrang sarap. Anyway, ito yung mga nakuha ko sa Daiso. O, diba? Ito kasi yung patungan niya, tapos may design pa siya sa taas. Super nice. So, 50 to 55 pesos tong mga to. And then sa Daiso kasi, kahit yung mga iba dun guys, aminin naman natin, China conquers it all. So yung mga iba dun, galing talaga din siya ng China. Pero yung packaging niya and everything is Japan-Japan naman. So kung makikita mo, nakalagay mga Japanese-Japanese. Pero kapag nakita mo na nakalagay, made in Japan, ito talaga yung Daiso na galing, na made in Japan. Ayan, wala kang makikita dito na kahit China, ek-ek. So ito, made in Japan, pero the price is the same. Tulad nito, saglit, ito kasi made in Japan din. Pero yung mga iba dito, nakalagay dito sa pinakamaba niya na made in China, pero the rest is Japanese na. Siguro made in China, pero yung packaging is from Japan. I don't know, siguro parang ganun siya. So, yung iba, pare-pareho ng design, pero yung mga iba ganyan, no? So nice. Patungan. And then, ito, terno niya. And then, ano, kung feel mo mag-chopstick, why not, diba? Ito, ibang design lang. And then, ito, nabili ko din dun sa kanina, nakasama ng KitKat. Pero ito, hindi ko kasi siya mabasa, pero I think KitKat na ang flavor niya is ice cream. Ayan. Tinikman namin ng kapatid ko yung ube, sabi niya, ate, ang tamis. Kasi nga, matamis din lang man talaga yung ube, pero kasing lasa talaga ng ube nila dun. Ito pa pala, may additional pa akong nabili na ganito. And then, kung pampasalubong din lang hinahanap nyo, tulad nito para sa pamangking ko. Sa Daiso, Sanrio to ah, pero sa Daiso magkano lang to? 110, so mga 55 pesos lang. Foldable na ano, hair comb. Tapos ibinili ko din sila ng kung ano-ano mabibili mo dun eh. And then yan, clip para sa kapatid ko. And then ayun, para sa mga pamangkin ko. So each is, ayun, 110 yen. 110 yen. And then ito, parang sabi ko, hala, 55 pesos lang, not bad. Ayan.
So, tips and tricks pala, guys. Ewan ko, parang ang hirap ata na papalit. Kasi yung yen na, meron pa ka akong naiwan na mga yen na barya, na mga, kasi ang barya nila doon, yung isa is 500. So, may mga naiwan pa ako na around 400 yen. Sayang din, sana ibinili ko na lang sa Daiso. Kasi, hindi mo na rin pala siya magagamit sa plane. Kasi sa plane, ang babaryahan lang nila is kapag gumamit ka ng papel. Like 1,000 yen to yung tinatawag nila na lapad, which is 10,000. Pero yung mga barya, hindi na nila pinapalitan. Kahit dito, pag ipapalit mo, ang papalitan lang nila is yung mga papel. So yung mga barya, pwedeng remembrance mo na lang siya. O baka may makahanap ka din na iba na pwede nilang, baka gusto nilang palitan. Pero yun nga, wala kaming nakita. So, yun na lang yung mga tips and tricks. And then, kung gusto mo nang bumili ng pasalubong, agahan mo na lang sa airport kasi mura sa Daiso. And then, ang dami pang pwedeng bilhin dun sa mismong airport. Tapos, mura din talaga yung mga prices nila. Do yung mga iba naman, tulad ng mga ganito, pang beauty o mga cosmetics, yung hinahanap mo, bumili ka na lang sa mga ibang stores. Though, Don Quixote is fine kung gusto mo naman lang na mag-shopping ng buo dun. Kasi nga, kung 5,000, naka 5,000 yen ka, may 10% kang makukuha as a foreigner na tax-free. Basta, hindi mo lang siya bubuksan at gagamitin doon. Kasi pag ganon, mababaliwala yung tax. Okay? So, nakalagay din naman doon sa mga ano nila na do not open. So, ilalagay nila sa, hindi naman super sealed, pero isi-seal nila tulad ng ganito, oh. Lalagyan, ayan, oh. Speaking pala ito. So, kapag nag-tax-free ka, gumamit ka, pwede mong gamitin ng credit card mo o kaya yung i-cash mo tapos tinax-free mo. Ito yung nakalagay, oh. Ayan, sabi, please don't open in Japan. Kasi kaya nga tax-free kasi hindi mo yun doon gagamitin. So, mababaliwala yung tax mo, tax-free mo, na sayang din 10% kung i-open mo na. So, yun lang. Konti lang ang mga napamili ko, guys. Kasi it's been like, how many years na hindi ako nakapag-abroad. Ito lang ang mga napamili ko. Kasi, yun nga, aside from minimalist na rin tayo. Kaya kung makikita nyo, puro consumable products talaga tong mga binili ko. Wala na yung mga ari-aritors or anything na mga binibili ko dati. Like, t-shirt, mga ganyan. Ang dami ko kasi mga pinamili dati na mga ganyan. Mga souvenir item. Kahit yung mga konting mga ref magnet, meron pala akong nabili pero hindi ko na siya napakita dito kasi ireregalo ko yung mga iba. Ayun, sana nag-enjoy kayo. And then, kung may mga tanong kayo, guys, let me know sa comment box below para masagot ko rin. And then, kasi gagawa pa ako ng mga series of videos. Kasi, guys, hindi rin talaga ganun ka-pricey at saka sobrang ganda ng Japan. Like, may mga deer park sila na makakasalamuhan mo talaga yung mga deers at ang babait nila. Sobrang ganda ng trip namin na to sa Japan. I really enjoyed. I've been to Singapore siguro mga 2-3 beses. Galing na rin ako ng Thailand, ng Macau, ng Hong Kong. Ano pa ba? May mga pinanggalingan na ako. Pero sa Asia, hindi pa ako nakakalabas ng Asia, guys. Pero itong Japan talaga, ito yung bansa or country or place na babalikan mo kasi sobrang sulit nung travel namin. Tsaka grabe, napakaganda talaga. Tsaka itong punta namin, ano, pa-autumn pa lang siya or pa-fall. So hindi pa siya ganun kalamig pero ang maginaw pa rin siya kasi parang naglalaro siya ng 23 degrees Celsius to 17 yung pinakamaginaw na na-experience namin. So, that's all for today. At ito lang yung mga haul ko nga na pwedeng yung iba dito, pwedeng keto or non-keto. Pero babalik din tayo sa series of cooking natin ng keto-related food or keto-friendly food soon after ko makonsume tong mga iba. And then, magagawa din pala ako ng video kung nakapag-stay ba ako ng keto or hindi. And then, kukwentuhan ko rin kayo kasi napaka-slim talaga ng mga tao sa Japan. Ang gaganda ng build nila, napaka-fit nila. So, kukwentuhan ko pa kayo more about Japan. And then, pasulpot-sulpot din yung paggawa natin, yung mga friendly keto food. Thank you so much for watching. Don't forget to share, like, and subscribe. And syempre, guys, click nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload. Ayan, so inaantok na si Ali. Thank you so much for watching! See you next! Bye!